kita para sa mga oras na ito. Inilunsad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO at ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o ng PTEX ang bagong ruta ng bus na biyaheng Manila papuntang Davao ngayong araw, June 15. Ang pamasahe sa rutang PTEX sa Metro Manila to Davao City ay aabot sa 3,680 pesos na kinapaloloban ng dalawang ferry rides. Tinatayang aabuti ng 3 araw at 2 gabi ang biyahe. Bilang bahagi ng kanilang launching promo, inanunsyo ni Davao Metro Shuttle Corporation President and CEO De Carlo Uy na magbibigay sila ng 50% fare discount sa mga pasahero na sasakay ngayong araw. Sisimulan rin sa June 20 ang biyahe ng bus mula sa Ecoland Terminal sa Davao City papuntang Metro Manila. Naghain ngayong araw ang grupo ng mga provincial bosses sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng isang petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP, nais nilang madagdagan ng 0.30 cents hanggang 0.35 sa kada kilometro ang mga pamasahe. Anila, taong 2018 pa nang magtaas sila ng pamasahe sa mga bus sa unang 4 na kilometro. Ayon kay PBOAP President Alex Yage na kailangan nilang gawin ito para makasabay sila sa lingguhang pagtaas ng krudo sa bansa. Samantala, umaasa ang isang eksperto na paninindigan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posisyon niya kontra vaping. Ayon kay Dr. Maricarling Pin ng Action on Smoking and Health, dapat ibasura ang vape bill sa pagpasok ng bagong administrasyon. Nauna nang inudyuka ng ibang grupo si outgoing President Duterte na ibasura ang panukala. Sa ilalim kasi nito, binabaan pa mula 21 anyos sa 18 anyos ang mga pwedeng bumili at gumamit ng vape. Giit din ng Department of Health, kung magiging batas ito, magiging talawas ito sa isinusulong ng pamahalaan na pangalagaan ang kalusugan ng publiko. Ayon sa mga pag-aaral, ang vape ay may mga sangkap gaya ng nicotine na maaaring makasama sa kalusugan. At yan ang mga balita hanggang sa mga oras na ito. Para sa karagdagang mga balita, bisitahin lamang kami sa aming social media accounts, Your TV News on Facebook at YouTube. Ako si Mary Tulod, sumasaludo sa bawat Pilipino.